Ikalima ng Mayo, ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Muling ibininyag ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad sa may lawa ng Tiberias. Ibinunyag niya ng paganito. Magkakasamang naroon sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Kana ng Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa mga alagad niya. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Aalis ako para mangisda." Sinabi nila sa kanya, "Sasama kami sa iyo." Lumabas sila at sumakay sa bangka, ngunit wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus iyon. Tinatawag sila ni Jesus, "Mga bata, may kaunti kaya kayong makakain?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." Sinabi naman niya sa kanila, "Ihulog niyo sa bandang kanan ng bangka ang lambat at makakatagpo kayo." Kaya inihulog nga nila at hindi na nila makayanang hilahin iyon dahil sa dami ng isda. Kaya sinabi kay Pedro ng alagad na iyon na mahal ni Jesus, "Ang Panginoon siya." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit sapagkat hubad siya at saka tumalon sa lawa. Kaya nang makalunsad sa lupa, nakita nilang may nagbabagang uling doon at kinaihawan ng isda at may tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hali kayo't mag-almusal." Wala namang makapangahas sa mga alagad na mag-usisa sa kanya, "Kayo ba'y sino?" Dahil alam nilang ang Panginoon iyon. Lumapit si Jesus at kumuha ng tinapay at ipinamahagi sa kanila. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus sa mga alagad matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Nang makipag-almusal sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit pa sa mga ito?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Pakanin ang aking mga kordero." Sinabi sa kanyang makalawa, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Akayin mo ang aking mga tupa." Sinabi sa kanyang makaitlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot na si Pedro dahil makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Kaya sinabi niya, "Panginoon, ikaw ang nakaaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita." Sinabi nito sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, nang bata-bata ka pa, nagbibigkis ka sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan mo man loobin. Ngunit pagtanda mo'y ididipa mo naman ang mga kamay mo at iba ang magbibigkis sa iyo at magdadala sa ayaw mo." Tinukoy naman ito ni Jesus bilang pananda sa paraan ng kamatayang ipanluluwalhati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya, "Sumunod ka
sa akin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tunay na pag-ibig. Sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Akayin mo, pakanin mo ang aking mga tupa." Ang payag na ito ni Jesus ay napapaloob sa pagpapanauli ni Pedro ng kanyang tiwala sa pag-ibig sa Panginoon pagkatapos ng kanyang malaking kasalanang pagtataksil kay Jesus. Kailangang higitan ni Pedro ng pag-ibig sa salita at gawa ang kanyang nagawang pagkakamali. Sa unang pagbasa, pinatunayan ito ni Pedro kasama ng iba pang mga apostol. Ito ang patunay ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. Ano ba ang tunay na pag-ibig at papaano ito isinasabuhay? Sa kasalukuyang panahon, may mga taong hirap umunawa at tumanggap sa tunay na pag-ibig, lalo't higit kung isa ay may nagawang malaking pagkakamali. Maging gabay natin si Pedro sa tunay na pag-ibig. Una, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos at walang anumang pag-ibig na maituturing na tunay kung hindi galing sa Diyos. Ipinadama ni Jesus kay Pedro kung gaano niya siya kamahal. Pinatawad at muling tinanggap sa kabila ng kanyang pagkakamali. Ang pag-ibig na bumubukal sa puso ni Jesus, ang sandigan ng pagiging totoo ni Pedro sa kanyang muling pagpapahayag ng pagmamahal. Damhin natin ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay mayroong pag-uugnay at pagtutugma ng puso, isip at gawa sa isang tao. Ang pilosopong si Wittgenstein ay nagsabi, "Sabihin mo ang iniisip, isipin ang ginagawa, gawin ang sinasabi." Kung tunay ang ating pag-ibig, wala dapat itong itinatago. Hindi pwedeng magkunwari sa pagmamahal. Walang tunay na pag-ibig sa mga mapagbalat kayo. Nagsalita na si Pedro at nagsisi sa kanyang kamalian, kaya handa rin siya sa anumang hamon na ibinigay sa kanya ni Jesus. Magpakatotoo tayo. Pangatlo, ang tunay na pag-ibig ay laging may kasamang hirap at sakripisyo. Batid ni Pedro na ang kanyang pagbabalik ay nangangahulugan ng buong-buong pag-aalay ng sarili. Handa na siyang tanggapin anuman ang kahihinatnan ng kanyang muling pagyakap kay Jesus. Handa siyang mamatay alang-alang sa pag-ibig. Handa siyang maging tunay na apostol sa kanyang mga tupa. Maging handa tayo sa sakripisyo.